Sa panahon ng mga Kastila ay hindi maikakailang ang dahilan ng pagsiklab ng digmaan ay ang mga praile at ang kanilang masamang gawain sa mga Pilipino. Ngunit, sa panahong ding ito, ang nagbunga ang pagmamahalang Tenyong at Julia. Julia, patingin nga na binubordahan mo. Huwag na muna, Tenyong. Huwag na muna. Saka na lang kapag maganda na. Masama kasi ang pagkakayari. Saka na lang, Tenyong, ha? Posible ba na mga daliring ito na hagod kandila na parang nilalig sa maputing garing ay mayayariing hindi maganda? Hala na, titingnan ko lamang saglit. Huwag mo nga kong lukohin, Tenyong. Ang pangit kaya ng mga daliri ko. Hi! Tenyong! Bakit ka ba nagagalit? Julia! Julia ko, hindi na ako nagagalit. Patawarin mo na ako. Masakit sa akin, magalit ka man o hindi. Laging bagay! Lumalaganap sa dibdib ko ang masaganang tuwa na ito'y nakita ko at minarapat mong nilimbag sa panyong ito ang pangalan ko. Panyong ito? Pangalan mo? Hindi para sa'yo ang panyong ito. Kasinungalingan. Kanino naman pangalan ito? A. Antonio, N. Narciso, at F. I. Flores? Hindi mo panyo iyan. Sa amang iyan, iya'y iaalay ko sa kanya ngayong kaarawan ng Pasko. Hindi pala akin, ha? Kung sa amang o sa demonyo, may bakit ang letra A, N, at F? Oo nga. Sapagkat ang A ay ama, N ay natin, at F ay fraile. Amang natin fraile! Amang natin fraile? Niloloko mo ba ako? Laking kaalimpustahan. Huwag mo kong agahiin tungkol sa mga taong iya at madadaling mapapantig ang tenga ko. Aba, at nakaganti rin ako. Julia, magsabi ka nga ng totoo? Para sa kura nga ba? Kapag hindi ko sinilaban ay sinungaling ako. Huwag mong silaban ang panyo mo. Pagkakasabi mo na ito ay para sa kura, nag-init ang aking dugo at hindi ko mapigilang magalit. Julia! Julia! Nakita mo ba ang baro kong makato? Manong Tenyong! O Lucia! Napaano ka? Dinakip ang tatang mo sa voluntaryong Santa Maria! Di ata dinakip si tatang? Opo! Sa Bulacan po siya dadalhin! Tia! Ako'y paruroon lamang at susundan si tatang. Hintay ka't sandali kami ay sasama. Julia, magtapis ka. O mundong sinungaling, sa bawat sandaling ligaya na nakamtan sa dibdib ay tinutugunan kapag daka ng matinding busa. O mundong mandaraya, ang tuwang idinudulot mo sa amin ay maitutulad sa halbangot halimuyak ng bulaklang na sa sandaling oras ay kusang lumilipas. Si Kapitan Luis, ito'y tagaroon sa amin. Masamang tao ito. Kung hindi man mason, marahil ay filibustero. Kung siya'y sumulat, maraming ka, kabayo. Di po ako kabayo, among. Hindi ko sinasabing kabayo ikaw, kundi kung siya'y sumulat na lahat ng K pinapalitan ng C. Masamang tao iyan. Mabuti, mamatay siya. Masilo.
Kapitan Piton, si Kapitan Miguel at ang rest of the pads ay dalagdagan ng rasyon. Hindi po sila makakain eh. Hindi pagkain ang tinutukoy ko sa rasyon. Ano sa akin kung hindi sila kumain? Mabuti nga't mamatay silang lahat. Ang rasyon ay tinutukoy ko ay ang palo. Maraming palo ang kailangan. Ah, opo Among. Hirap na po ang mga katawan nila at nakakaawa na po. Isang linggo na po ang paluan ito at isang linggo na po silang walang tulog. Loko ito. Anong awa-awa? Ngayon walang awa-awa. Duro kayo, duro awa-awa. Ilang kaban ang rasyon? Ang rasyon ng palo, ha? Dati po makaubos ng 3 kaban. Ngayon po makaubos ng 5 kaban. At sa isang araw makaubos ng 5 beses 25. Kalawa, 125. Pangatlo, 625. Kakakaunti pa. Mabuti, mabuti. Kahapon, ilan ang namatay? Wala po sana, pero nang mag-umaga ay 7 po lamang. Aba eh, bakit ganoon? Si Kapitan Ingo po ay naghirapang huminga. Si Kapitan Ingo ay pinagsaulan ng hininga. Narito si Kapitana Putin at ibig niyang makita si Kapitan Ingo. Kung ganoon ay hindi na mamamatay si Kapitan Ingo? Mamamatay po nang walang pagsala. 2 braso na po ay litaw ng mga buto at nagigigit sa pagkagapos. May buhay po sa si Kapitan Ingo. Saan siya naroroon ngayon? Po sa kabilang silid. Tinutuluyan yung 5 kaban. Magaling. Huwag mong kalilimutan na si Kapitan Ingo ay araw-araw papaluin at bubuhusan ng tubig ang ilong. Pagkatapos ay dalhin niyo rito sa Kapitan Ingo. Sisi, Mustride. Ingo, pasensya na. Pinagutusan na ako ng mga fraile. Inang, nabalitaan ko na ngayon ihahatid si Itay. Mabuti naman, anak. Oh, Among. Tenyong, bakit ka hindi umalik ng kamay ng Among? Inang, ang mga kamay pong nanatay ay hindi dapat hagkan. Huwag po kayong maniniwalang sasabihin niya sa gobernador na si Tatang ay pakawalan. Bagkos pa ngang ipagbibiling patayin na ngang tuluyan. Kung nababatid lang nito ang pinag-uusapan ng 4 na lilo, nakalulunos ang kamangmangan. Ingo ko! Bakit ganito ang sinapit mo? Tatang! Tatang! Tatang, ikaw po ititihaya ko ng hindi mangalay. Huwag na, anak. Hindi na kaya ng katawan ko. Inahina na ako. Diyos na may kapangyarihan, anong ipinagkaloob niyo ang gantong hirap? Mga walang patawad, ipaghihiganti ko si Itay! Julia! Matitiis mo bang listanin ng iyong ina? Gayot ganito ang kanyang anyo? Alam mo naman, di ba, na ikaw lang ang makapag-aaliw sa kanya. Bakit mo siya iiwan? Julia! Tunay ang sinabi mo. Datapwat sa sarili mong loob. Di ba, si inang ay kakalingain mo na parang tunay na ina? Alang-alang sa paglingap mo sa akin? Sa bagay ng ganun, ano pang ipag-aala ko? Oo nga, Tenyong. Ngunit hindi bagay sa isang lalaking katulad mo ang isang babaeng katulad ko. Julia, hindi maaaring na ako ay di pa sa parang. Ako ay nihintay na ng mga kapatid. Tumugtog na ang oras ng pananawagan ng naaaping ina. Sa pinto ng nagpaubay ang anak. Ang ina natin ay nangangailangan ng tunay nating pagdamay. Dito sa dibdib ko ay tumitimo ang nakakalunos niyang himuto, ang nakapanlulumo niyang daing. Mga anak ko, Anya, ngayon kapanahunang ako ibangon na ninyo sa pagkalugami. Oras na, Hulya ko, sa paglagot ng matibay na tanikalang mahigit sa 300 taong sinasangayan. Hindi dapat tulutang, mga iaanak natin ay magising pa sa kalagim-lagim na kaalipin. Wala akong maitututol, kundi tanggapin na lamang ang huling tagubilin. Ang ating mga alaala ay itatapat ko sa iyong puso, naway hindi mo ito malilimutan. Sa Diyos na nananalig. Ang puso ko'y parang pumasa ng malaking cross. Ngunit na ako'y nananalig sa'yo. Mag-ingat ka, Tenyong. Mag-ingat ka. Kuya, igayak mo ang loob mo. Papunta na si Miguel at ang kanyang amas at sila'y pagpapakitaan ng mainam. Kung papunta na sila rito, ay, edi, kausapin niyo po. Bakit ba ganyan ka makasagot, Julia? Hindi naman siya pangit. Kung tutusin nga, siya'y lipi ng mga mabubuting tao. Bugtong na anak at nakaliliwasa, anong pang kulang? Ako
ako po, inang ko, hindi ko hinahangad ang kabutihang tinungan mo. Ang hinahangad ko lang po ay... Ay ano? Duluhan mo, sabihin mo at nang maintindihan ko. Ang hinahangad ko lang po ay yung... Ang tanggapin mo ang sinasabi ng puso ko. Natatawa na lamang ako sa'yo, Julia. Anong sinasabi mong puso-puso? Totoo nga'y noong pag may lalaki umiibig ay tinatanggap ng mga mata at diretso sa puso. Ngunit ngayon ay iba na. Iba na ang lakad ng mga panahon. Kung may lalaki iniibig ay tinatanggap ng mga mata at diretso dito. Dito sa isip at di na sa puso. Ang puso sa panahong ito ay hindi na gumaganap ng maganda niyang katungkulan. Ito ay nagpapahingalay na. Nakasisindakinan ko ang mga pangungusap mo. Ako'y hindi nakasunod sa masamang kalakaran ng panahon. At ang susungin ko lamang ay ang aking puso. Julia, tila waring may kinalulugdang ka na bang iba? Wala po. Kung wala ay bakit ka tumatanggi sa aking inaalok? Nalaman mo na ang kagalingan ng iyong sarili ang aking inaasam. Ang wika ko baga, bukas makalawa ay kakasal ka na rin lamang. Kung mapapasa Moro ay mapasakristyano na. Moro ata si Tenyo. Miguel, planado na ang kasal ninyo ni Julia. Opo, Padre. O, Tenyong, niyaring dibdib. Di yata ako yung natiis na hindi mo na sinilip sa ganitong pagkahipis. Ay, magdumali ka at daluhan, tubusin sa kapanganiban. Huwag mo akong bayaang mapasa sa ibang kandungan. Halika, Tenyong, halika. At baka di na abutin, si Julia'y hininga pa. Papanaw na walang pagsala at kung patay na ay abutin. Itong iyong nalimutan. Ang bangkay ay dalhin na lamang sa malapit na libingan. Huling samo, o Tenyong kung iyon nang maibaon sa malungkot na pansyon, dalawin minsan man isang taon. Kaganda ng dalit mo, Julia. Kapakalumbay lamang. Aba, narito po pala kayo. Pasensya na't hindi ko alam na kayo ay darating. Hindi, kahiyahiya ang dalit mo niya. Ang ina mo, nasaan? Ang ina ko po, nandun po sa labas. Sandalit aking tatawagin. Abat narito po pala kayo, among. Ano po? Tayo po'y maupo. Po, anong tinatayo tayo dyan? Puntaan mo siya dyan. Baka ako po'y murahin. Sige po. Kamusta ka naman, Juana? Mabuti pa naman po, Among. Kaya po kamusta? Masama, Juana. Tila yata itong pagkabuhay namin na puno ng hirap. Noong araw nga kami alipin ng mga pali, ngunit ngayon, kami na ang namamala. Pero wala pa rin kami kinikita. Tama po ang sabi niyo, Among. Kaya nga, Juana, di malayong mahuwi ang mga klerigo sa pagsasaka. Bakit po ang dami niyong pinapakain pamangking dalaga? Sila nga ang inuwi lang inaampon ko. Ay, Alin Julia, malapit na po. Alin po ang malapit na? Ay, ang ano po, ang... Ano kayang ibig sabihin nito? Monica? Monica! Po? Ano nangyari sa'yo, Julia? Narinig ko ang pinag-usapan nila Padre Teban at ng inang. Ipapakasal daw nila ako kay Miguel. Ano? Paano na si Tenyong? Kaya nga, kailangan ko yung tulong mo. Gusto kong hanapin mo si Tenyong. Sabihin mo sa kanya, ayaw kong magpakasal kay Miguel. At sana magpakita na siya sa akin. Opo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang madala ko dito si Tenyong. Salamat talaga, Monica. Salamat. Wala nga naman. Tao po! Aba, Lucia! Ikaw pala yan! Kailan ka dumating? Kararating ko po lamang. Opo, nabigay ko na po sa kanya at wala po siyang sagot. Sa oras na sasagot na sana siya, biglang dumating ang kaaway. Kung kayo'y napalaban si Tenyong, nako, baka nasugatan siya. Laking panganib! Pinaalis ako kagad ni Kapitan Tenyong at baka raw mapahamak ako. Subalit, kung ako ang masusunod, tutulungan ko siya. Hindi naman ako takot sa putukan. Marahil po, maliban na lang kung magkakaroon ng ligamgam. Sige po, aalis na po ako. Salamat, Lucia, ha. Marami na talaga akong utang sa'yo.
ko na rin ang liwanag sebo. Narito na naman ang ulol na ito. Babagitin na naman ang buwan, araw, mga bituin, at pagkatapos, ang ulan at ang mga huni ng mga ibon. Ba't ba kasi ayaw ba akong sagutin? Miguel, totoong masakit ang ulo ko. Huwag mo na akong kausapin. Sa bawat tunog na nadidinig ko, mas pinapasakit niya ang ulo ko. At ito pa, ang kinakausap ko, ibig kong... Ay, salamat, sumagot din. Salamat kayo. Nila iniibig na ako. At sino naman ang may sabi sa inyo niyan? Ito ba ang sabi mo? Ang lahat ng kumakausap sa iyo ay... Ulul nga pala to. Sabi ko, ang bawat kumakausap sa akin ay ibig ko nang dikdikin. Naintindihan mo ba? Marting matapang. Laki po. Nakakasira ng araw. Miguel, sinitanggap mo ba si Julia bilang kabiyak ng buwan? Ito po, Padre. Julia, tinatanggap mo ba si Miguel bilang kabiyak? Opo, Padre. Kung sino man gustong tumutol, magsalita na. Padre! Tumabi ka. Tenyong, ano Padre, ang nangyari sa'yo? Padre, naging alaw na si Tenyong. Pero meron siyang gustong kailingan bago siya mamatay. Ano yun? Ang may kasal kay Julia. Ipakakasal kay Julia? Bakit? Julia, totoo ba? Totoo bang may salitaan kayo ni Tenyong? Opo, inang. Lilong anak! Inang! Hindi kita anak! Kung ganon ay simulan na natin ang kasalang Julia at Tenyong. Tenyong, tinatanggap mo ba si Julia bilang kabiyak mo? Opo, Padre. Julia, tinatanggap mo ba si Tenyong bilang kabiyak mo? Opo, Padre. Salamat, Tenyong, at naparito ka. Walang sugat! Thank you.